Kamusta mga ka-wisdom? Sa bago nating kwento, ating tatalakayin ang buhay ng bago nating bida, na si Carding Castro. Sino nga ba siya, at ano ang totoong nangyari sa kanya? Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-like at subscribe na, at e-click ang notification bell, para updated kayo, sa mga bago naming kwento. Mag-iwan lang kayo ng comments, para sa maging susunod na bida. Ito ang Pinoy Wisdom. Siya, si Ricardo Castro, o mas kilalang Carding. Magsisimula tayo noong ipinanganak siya noong taong ika-apat ng Hunyo taong 1933 sa lugar ng Maynila. Kilala siya bilang komedyante, actor, at entertainer at merong tatlong anak. Bilang entertainer, naging bahagi si Castro ng singing comic duo na Ray Carduet, kasama si Ray Ramirez. Si Ray ay kilala bilang magaling na mang-aawit, habang si Carding ang nagbibigay ng komedya sa kanilang bawat pagtatanghal. Ang duo ay itinatag noong 1954 at ginanap ng igit sa 40 taon hanggang 1997. Dahil sa golang nito sa pagpapatawa, ito ang nagbigay ng chemistry upang mas lalo silang tangkilikin at mahalin ng mga tao. Una silang sumali sa singing contest sa Quiapo, sila ang nakapanalo ng first prize, hanggang sa naging sikat sila performer sa isang teatro sa Maynila, ang Clover Theater at Manila Grand Theater. Sila ay mas sumikat pa sa ibang bansa, at sa husay nila, ang King of Rock and Roll na si Elvis Presley, ay pumila pa para mapanood sila. Isa iyon sa mga dahilan upang lalo nilang pagbutihan sa pagpe-perform, ginawa nila yung inspirasyon dahil isa itong karangalan sa kanila. Lubha nga nilang napapahanga ang mga Amerikano. Dahil sa kanilang kasikatan, sa panahong iyon, napapabalita ring si Carding ay nagkaroon ng relasyon sa napakagandang modelo at aktres na si Lana Turner. Ito ay rumor lamang, ngunit hindi malabong magkagusto ito sa kanya dahil sa kanyang personality. Sa kanilang pagiging sikat, ay nagkaroon din sila ng oportunidad sa pag-arte sa telebisyon bilang duo. Ating alamin, kung ano nga ba ang mga pelikulang ito. Mayroon silang mga pelikula na ginanapan bilang duo, tulad ng Katabi Ko'y Mamo, taong 1970, Yes, Yes, Yuka Bayong Kutsero, taong 1989, Ibalik ang Swerte, taong 1981, The Young Idols, taong 1972, Everybody, Dance at Let's Go, sa taong 1964, sadyang ang napakaganda ng takbo ng kanilang career at pagsasama ng kanyang kaduo na si Ray Ramirez. Ngunit, isang araw, nabalitaan nang bigla ang pagpanaw ng matalik na kaibigan noong 30 Agosto taong 1977, matapos ang kanilang pagsasama sa loob ng 40 taon. Lubhang ikinalungkot ito ni Carding Castro, na naging sanhi din ng minsang pagkansela ng kanyang show sa Canada kasama si Pilita. Ito ay isa sa mga litrato na kasama ni Pilita si Ray mula sa isang post ng netizen sa Facebook. Ito ay napakasakit para kay Carding. Ngunit ganun nga ang buhay, kaya siya ay nagpatuloy peren. Sa kanyang pagpapatuloy, siya ay gumanap sa mga iilan sa pelikulang sumikat noong araw, na siyang nagbigay ng saya sa mga tao. Ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Ilan sa mga sumikat na kanyang pelikulang ginanapan, ay Tarzan, noong taong 1979, siya ay gumanap bilang si San. Ayan ang mga litrato ng iilan sa mga scene ng pelikula. Nakasama niya rito ang isa rin sa komedyanteng si Redford White, at mga aktor at aktres na si Bernadette Allison, Jody Santamaria, Ramon Christopher, Carlos Agassi, Vanji Labalan, Jaime Fabregas, at madami pang iba. Ito ay sinulat ni Woodrow Seraphin, ang direktor naman nito, ay si F. Another one. Isprikitik, walastik kung pamitik, taong 1979, siya naman ay gumanap doon, bilang si Marlon. Kasama niya rito ang child star na si Serena Dalrymple, Wilma Dawson, Bonal Balingit, Pilita Corrales,
Efren Reyes, Ina Alegre at marami pang iba. Ito rin ay sinulat ni Woodrow Seraphin, ang direktor naman nito, ay si Efren Jarlego pa rin. Tic-Tac Toys, Michael Oco Toys, sa kaparehas na taon din, gumanap naman siya doon bilang si Elvis. Kasama niya rito ulit ang child star na si Serena Dalrymple, Tanya Garcia, Dun Pipo, CJ Ramos, Alwan Uitingco, Beverly Salviejo, Palito, Missy King, Roy Alvarez at marami pang iba. Ito rin ay sinulat ni Woodrow Seraphin, ang direktor naman nito, ay si Efren Jarlego pa rin. Na-feature din siya sa isang show na Magandang Tanghali Bayan. Umextra na rin siya sa palabas na Home Along the Riles ni Dolphy. Kaya ni Mister, kaya ni Mrs. bilang si Mario sa network ng ABS-CBN. Alam niyo ba mga ka-wisdom, noon pa lang taong 1961, si Castro ay kredito sa pagpapasikat ng sayaw na The Donpa sa Japan. Nabanggit ni Carding noon na inspirasyon raw siya ng mga awiting Manhattan at How High the Moon ni Joe Loco. Si Joe Loco ay isang pianist, isa raw siya sa mga inspirasyon nito sa paglikha ng sayaw. Sadya lang, maraming napasaya si Carding at nakasama sa trabaho. Ngunit, ano nga ba ang kanyang kinamete? Narito ang istorya kung paano at kung ano ang ikinamatay ni Carding. Sa kabila ng kanyang kasikatan, ay dumating ang napakapanganib na pagsubok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Araw ng 2 ng Nobyembre, siya ay tumawag pa sa kanyang pamilya habang siya ay nasa Las Vegas. Sinabi nito na okay lang siya at nagbabalak itong umuwi sa susunod na araw. Ngunit, araw ng Nobyembre siyam, ay tumawag kay Belen na kapatid ni Carding, ang kapatid din nila na si Angelita, na nasa Las Vegas din at sinabing, critical na raw ang kondisyon nito. Makalipas ang linggo, siya ay na-coma. Ayon sa kanyang kapatid, na si Belen Castro, ay namatay daw ito sa ospital ng Las Vegas dahil sa cardiac arrest. Ang kanyang mga komplikasyon sa pagkakaroon ng diabetes daw ang naging sanhi nito. Paano nga ba nakakaapekto ang diabetes para magsanhi ng heart attack? Ang pinakakaraniwang sanhi ng sakit sa puso sa isang taong may diabetes, ay ang hardening ng coronary arteries o atherosclerosis, na kung saan ay isang buildup o bumarang cholesterol sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng oxygen at nutrisyon sa puso. Nakakalungkot na sa ganang paraan lang nawala ang ating idolo. Nabanggit din ng kapatid niya na nag-request daw ito na siya ay e-cremate at dalhin ang kanyang abo sa Pilipinas. Ayon kay Belen, ay napakabuti daw nitong kapatid, na gawa niyang mabigyan isa-isa ng bahay ang kanyang mga kapatid, bago ito mamatay. At dito na naman nagtatapos ang ating storya, sa muli, maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Ito ang Pinoy Wisdom.